sa totoo. Sa pagpapatuloy po ng kuwento natin ngayon na punong-puno ng hilakbot. Magtatagumpay kaya si Chris sa kanyang masamang balak kay Annie at lalong-lalo na kay Donnie. Mga kapatid, tapusin na po natin ang huling bahagi ng ating kuwento na pinamagatang ang mga kalaro ni Donnie. Sigurado ka, Vicky, na ayos lang sa'yo ang matulog dito sa sala habang kami nasa kwarto mo? Ayos lang ako, Ami. Ang totoo niyan, ni minsan hindi ako natulog dyan sa kwarto. Dito ako natutulog sa sofa bed. Huwag kayo mag-alala. Palaging malinis yung kwarto kahit hindi ko masyadong nagagamit. Salamat, Vicky. Sige na, matulog na kayo mag-asawa at ako nang bahala dito. Ay, hindi pa ako inaantok. Makapaglaro na nga lang muna sa cellphone ko. Sino ba tong kumakatok? Wala naman akong inaasahang bisita ng gabi. Ah, baka si Berto meron. Eh teka, masilip nga muna kung sino. Sino ka? Sinong kailangan mo? Berto, narinig mo yun? Narinig ang ano? Parang may narinig akong ingay. Wala naman akong narinig. Baka sa labas yun. Hindi eh. Parang dito sa loob ng bahay. Tara, Berto, silipin natin. Naantok na ako eh. Sige na nga. Halika, bumangon na tayo. Silipin natin si Vicky. Sige, dito ka na lang sa loob. Bantayan mo si Donnie. Ako na lang ang lalabas. Sige. Mama! Donnie, gising! Binabangungot ka! Mama! Kapag hindi po nagtagumpay si Glacia Bolas na kunin ako, sila na raw po ang kukuha sa akin! Sino, anak? Ay! Ano yun? Ay! Berto! Diyos ko po! Duguan ang asawa ko! Mama! Ako ang gumawa niyan! Nagustuhan niyo ba? Ay, Donnie! Pumasok na tayo sa loob na kwarto! Dali! Mama! Siya! Hindi ko alam, anak! Langit, lupa, impyerno. Impyerno. Saksak puso, tulo ang dugo. Patay, buhay, alis ka na riyan sa pwesto mo! Sino ka ba? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Ako ang anak ni Raul. Kung ganun, ikaw pala yun? Sinabi sa akin ni Glacia Labolas na ikaw ang babaeng dahilan kaya iniwan ni Raul si Mama. Ikaw ang dahilan kaya tinalikuran niya si Mama. Ikaw ang dahilan kaya naging miserable ang buhay niya! Hindi ko alam ang tungkol sa iyong ina. Kung nalaman ko lang noon na may iniwan siya, hindi ako magpapakasal kay Raul. Hindi ako kinilala ni Raul bilang anak niya.
At isinanla niya pa ang kaluluwa ko sa demonyo para maging mahusay siyang mahigero. Kaya laki ng galit ko sa inyo, Neroy. Sinusumpa ko kayong dalawa! Mama! Huwag ka mag-alala, anak. Makatakas tayo dito. Ngayong hawak ko na ni Megaton. Ako naman ang makikipagkasundo sa demonyo para maging pinakamakapangyariang nilalang sa buong mundo! Anak, alam ko na kung paano tayo makakatakas. Doon sa fire exit sa bintana. Hindi kayo makakatakas sa kapangyarihan ng Diablo, Ami. Tony, mauna ka na. Alalayan kitang bumaba. Opo, Mama! Kayo na po, Mama. Bilisin niyo po. Kumapit ka sa akin, anak. Tatakbo tayo. At saan kayo pupunta? Ah, Diyos ko po! Ama! Kukunin ko ang anak mo dahil ang puso at dugo niya ang kailangan para ibigay sa akin ni Clash of the Boras ang hinihingi ko! Magkakamatayan muna tayo bago mo makuha sa akin ang anak ko! Kung ganun pagbibigyan kita! Kailangan kong patayin ka para isagawa ko ang ritual sa Dory! Huwag po akong saksakin! Huwag! Dapat lang sa'yo yan ang saksakin sa dibdib! Sa puso kita sinaksak! Patay ka na dapat! Teka! Hindi ko! Berto! Diyos ko po! May katarok pang kutsilyo sa dibdib mo! Ami, habulin mo si Donnie. Tumakas na kayo. Pero paano ka? Sige na. Umalis na kayo. Hindi pa tapos ang lahat. Nasa akin pa ang huling alas. Clash of the Boras! Tulungan mo ako! Sumanib ka! Sa aking katawan! Ako si Clash of the Boras, ang pinuno ng impyerno, at handa na akong magasik ng lagim. Ibigay mo na sa akin si Donnie!
Hindi! Hindi ko ibibigay sa'yo ang anak ko! Di ba sa akin ka naman galit? Dahil sa akin kaya iniwan kayo ni Raul! Kaya ako na lang ang kunin niyo! Huwag na ang anak ko! Mama, huwag po kayo lumapit sa kanya! Ako na lang ang kunin mo, Gracia Lovalas! Total, masama naman akong tao! Handa akong maging alipin mo, basta huwag lang ang anak ko! Mama! Madali akong kausap. Mama! Mama! Patay naman ako. Pero, kahit kailan, hindi magbahogi ang kasamaan sa kabutihan. Ang mga libro! Tony! Kunin mo yung mga libro! Ibalik mo sa amin ang mga libro ng Diablo! Sulugin mo! Anak! Tumanyo! Lumayo ka sa mama ko! Huwag mong sulugin! Sabay-sabay tayo pupunta ngayon sa impyerno! Hospital po kayo. Kumalma lang kayo. Ano nangyari sa akin? Bakit ako nandito? Ang anak ko. Ligtas po ang anak nyo. Nasa pangangalaga siya ng DSWD ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag nakarecover na kayo, ibibigay nila sa inyo ang anak nyo. Paano pala ako nakaligtas? May mga tao nakakita sa anak nyo na nawala ng malay at duguan. Kaya tumawag sila ng tulong at dinala kayo dito sa ospital. Ang anak nyo naman nagtamo lang ng konting galos sa katawan. Hindi naman po seryoso. Ganun ba? Ay, naku, salamat sa Diyos. Natapos din ang nakakatakot na pagsubok na to sa buhay namin. At yan po mga kapatid, ang kwento natin ngayon na pinamagatang Ang Mga Kalaro ni Donnie. Isang dulang pangradyong sinulat po ni Jemon Sebastian, a.k.a. Krisha Senga, sa direksyon po ni Eric Galvez at Jojo Galvez. At salamat po sa mga voice actors po natin. Thank you! Na binanggit po natin ang mga pangalan kanina. Alam po natin sila Quintus Ray Pumeda, si Donnie at si Vicky, si Raymond, at ang Diablo ay si Ellery Martin. Doya Arellano naman, si Glacia Labolas at si Chris, at si Marjorie Innumerable bilang si Anne. Okay, ang mabibigyan po natin ng 2,000 piso ay sa ating Thank You Lord, sa ating tanong na ilan ang kalaro ni Donnie? Ang bibigyan po natin ng 2,000 piso ay si Sonia Ko. 59 years old, taga Marilao, Bulacan. Biuda, may isang anak at nakikinig po sa kanyang transistor radio. Siya po ay barangay volunteer. At sa Lunes po ay makikilala po natin siya kung saan ako gagamitin ang ating konting papremyo. Thank you again, happy Sangkay. Thank you Sonia at sa lahat po na tumutok sa loob po ng 2,000. Diyan po, tatapos ang isa na namang bumub sa edisyon ng programang Sana Lord. Ang kwento natin sa araw na ito ay kathang-isip lamang. Mabuti na lamang, pero mas dapat pa rin katakutan ang katotohanan. At ang katotohanan ay tayo nabubuhay sa isang bayan na malayang niluluklok at malayang sinasamba. At tanungin ang sarili, tayo ba'y patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga anak ni Shaitan? Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes, mga kapatid, para sa isa namang edisyon ng kauna-unang radio drama program dito po sa Radyo 5.
Ito po ang programang Sana Lord. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng aming show, sa aming mga program assistants, Bea Rodriguez, Ed Acerada, and Nia Bugarin de Guzman. Ang aming researcher po si Dijo Ong Tangko, sa technical director po namin, Chic Mamaril, at Direk Grace Toledo, ang aming guwapong-guwapong studio technician na si Jurgen Milena na sobrang guwapo, ay dapat paglihian ni Nia Bugarin. Joke lang, Nia Bugs. Si Jurgen Milena. Ang aming editor po, si Mac Helen Estrada. At ang aming spinner, bawat tunog po na naririnig po ninyo ay galing sa kanya, si Erwin... Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Okanya! Lady Diane Atienza, ang aming knock-knock girl, taga-check ng attendance. Get well soon. Si Mitch Gonzalez po ang producer ng aming programa. At si Jeffrey Batlanger po ang aming executive producer. Ako po ang inyong kakwentuhan. Ako po si Lord Rivera, nagsasabing piliin lagi maging masaya. Baka mamaya, mamayang gabi, pagtahimik ng lahat. At may narinig kang kalus ko sa likod. At paglingon mo, may makikita ka. At ang sasabihin niya ay... Ako'y tahimik lang sa umpisa. Ingat po tayong lahat, mga kapatid. Happy Friday. Happy enjoy the weekend. Lord Rivera po, ingat po tayong lahat. Dito tayo sa totoo. Walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.